Hello guys, so welcome back to my YouTube channel. So it's me again, Mark Germina, your in-house property specialist here in Idesia, Dasma. So for this video, bali, ipapakita ko lang sa inyo yung pinaka-master plan ni Idesia o yung pinaka-future project niya. So meron kasi nag-request or may nag-comment kung pwede ko pa silang ipakita yung pinaka-plan ni Idesia. So hindi ko na siya patatagalin pa. So let's go! So, ayan, so nasa harap tayo ng SM Dasmariñas tsaka ng Robinson Palapala. So, actually meron dalawang access road si Idesia. So, yung isang ginagawa ngayon na bridge is ito. So, this is Emilio Aguinaldo Highway. So, papasok. Ayan, meron tayong Idesia Boulevard. Tapos may ginagawang Sakura Bridge dito. Then papasok ng community. Okay? Yung isang daan naman is kung nasa Robinson tayo, bali kakaliwa lang tayo sa may Governor's Drive. Then 700 meters nasa sales office ka na ng Idesia Dasmariñas. From sales office ni Idesia, so ayan, may makita kayong may mga green dito na tapos may mga cut. So bali this is the commercial strip. So this lot is for sale din. So maglalagay sila ng mga commercial dito. So for example, yung mga convenience store, bank, remittances, or mga laundry shop, possible po yan dito kay Idesia. Then papasok po, yan. So meron tayong green na mas malaking portion dito. So yan, dyan po yung ating market, including yung church, magkakaroon din po tayo. School, yan, wet and dry market, magkakaroon po. Then the other side po, yan, mga retail, including this one, yan. So, mga business, commercial area pa rin. Including mall, pati BPO office, magkakaroon din po tayo dito. Hanggang doon sa kabilang side. Ayan. Okay? So, marami talagang future plan na marami talagang mga plano si Idesia na ilalagay na talaga mapapakinabangan ng mga homeowner. So, hindi lang talaga siya subdivision. So, parang township po talaga si Idesia. Everything is inside the subdivision na. Still sa Idesia, meron tayong 3 phases. So, una muna is yung phase 3 o yung Idesia Heights. So, normally, dito nakatayo yung mga mas high-end na units like yung FUJI tsaka Yuri units. So, dito sa Idesia Heights, meron siyang dalawang entrance gate. So ito yung unang entrance niya sa may Akage Street. This one. Sorry, ito. Okay, so sa kabilang side din meron din siyang isa pang gate. Ayan, dalawa siya. So yung gate na yan is RFID gate na siya. So hindi na siya yung sticker. So for this side sa Block 1, Block 2, Block 3, Block 4. So, ito yung mga street niya. So, sa Block 1, Hakusan Loop South. Sa Block 2, Nantay Street.
Sa block 3 naman, Midori Street, and then sa block 4, Kobushi Street. So very Japanese talaga siya, no? Then sa side na to, meron tayong tinatawag na futsal. Okay, so lipat naman tayo sa kabilang side ng Idesia Heights o ng pastry. Okay, so ito na yung kabilang side ng Idesia Heights. So ito yung kanilang entrance gate. Yan. Tapos yung street nila sa block 8 is Uyama Loop. Block 9, half ng block 9 tsaka block 10 is Tokachi Street. Tapos half ng, yung likod ng block 10 tsaka yung harap ng block 11 is Tanzawa Street. Then yung sa block 11 naman is Zenjo Street. Then sa side na to, bali meron siyang yan, adult swimming pool tsaka kiddie pool. And tapos may clubhouse dito. Then may mga allotted pa na parking area or parking space para sa mga gagamit ng amenities. And then also meron siyang perimeter fence. Yan. So again, this is the Idesia Heights Fuji and Yuri model. Okay, so yung next naman natin is yung sa phase 1. So kung manggagaling tayo ng sales office, papasok Idesia Boulevard, tapos may mga puno po nakatayo dyan. Then sa mga left and right, meron po tayong I think it's cherry blossom na puno, kaya iba yung kulay. Then may rotonda ng konti, tapos papasok. So yung entrance naman ni phase 1 tsaka ni phase 2 is this one. Sorry, ayan. So RFID rin po yung kanilang gate. So papasok, ayan. So this is the main avenue. So ayan yung kanilang amenities. So meron tayong covered basketball court, covered badminton court, adult swimming pool, kiddie swimming pool, and may mga space pa na open for picnic, reading area, kung gusto nyo mag yoga or tai chi, possible din po dito. Also meron din siyang clubhouse. Then may mga allotted pa na parking space para sa mga gagamit ng amenities. So for this side, okay, ito naman yung mga streets sa side na to. So sa block 1, Aster Street, saka block 2. And then block 3, Aster pa rin, Cotton Street, Cypress Street, ayan. Nakikita naman sa video na yung mga black and lot, no? Yan, sige, i-focus ko na lang. So, hindi ko na siya iisa-isahin na. Yan. Sige po. Tapos sa kabilang side naman ng phase 1, so ito naman yung block 13, 16, sorry, block 13, block 14, block 15, block 16. So dito yung Willow Street, Sycamore Street, then Spruce Street, Redwood Street, then the rest, yeah, nakalagay naman yung mga street signs o yung mga street names, hindi ko na siya iisahin. So next naman natin is yung sa phase 2. So start tayo sa block 5 tsaka 6. So this is the street name, Carnation Street, an Aster, Cherry Blossom, Daffodil, Dahlia, Daisy, Dandelion, Iris Street, Main Avenue, Jasmine Street, yeah, Lavender Street, yeah, Lotus, Marigold Street, tapos Orchid,
and then Pine Street. Tapos sa dulo, yan, sa Block 26, Sunflower. Block 25, Sunflower pa din. Yan. Dito naman sa Phase 2, meron siyang covered na tennis court. So, ito siya. Layo. Ayun, tennis court. Then, may pocket area pa tayo dito. Okay. So, yung units na itatayo dito sa Phase 2, nasa 600 units. So, it's a combination of ARIA townhouse, TALIA single attached, and GAIA single detached. Okay? Then, sa Phase 1 naman, total nang itatayo yung mga units dito, nasa 920. So, may townhouse din tayo, single attached at single detached. And then sa Phase 3 naman o sa Idesia Heights, roughly mga nasa 300 units lang. So yun siya. Okay? So ito yung kanyang pinaka plano. Then lastly, meron kasi silang sinabi sa amin before na magkakaroon ng condominium sa Idesia. So this area po, itong area po na to. So na-discuss na sa amin pero wala pang sinasabi na kung kailan talaga. So yun. So abangan na lang natin kung kailan siya mako-construct. Okay? So I think that's it for now. So I hope guys naka-help sa inyo ng kahit papaano yung ating tour dito sa ating master plan. So yun na guys, so I hope kahit papano nabigyan ko kayo ng konting idea kung ano nga ba yung magiging future plan dito sa Idesia-Marinas. And yun, I hope kahit papano nakatulong sa kahit konti. No? And if you have more questions or suggestions, just comment down below para if ever man na may gusto kayong ipa-feature ko sa next video ko, at least kahit papaano malaman ko, eh yun, mabigyan ko rin kayo kahit papaano, makatulong ako sa inyo kahit papaano. So yun. Guys, maraming salamat sa pag-join nyo sa akin for today. And yun, once again, my name is Mark Germina, your in-house property specialist here in Idesia-Marinas. Ingat kayo guys, okay? So God bless. Bye-bye!